Ang kapit, alam ko muna kayong kinikilala niya mga magulang. Nagdesisyon ako, ako na sa inyo na po muna. Pwede ka na pumunta dito sa opisina mamaya. I really need you to make a presentation for a very important deal. Can't believe na magkakontsaba si Sophia at Jessica behind my back. Now you see what those two are capable of doing? Ipinapakita nila sa lahat na hindi ka nila kailangan. Bago ka umalis, gusto sana kitang ipakilala kay Margaret. Kasama na yung Mirna yung dalawa ng anak. Yung bunso niya naman, kahit hindi siya kasama, kilala pa rin siya bilang nanay niya. Another mission is done. Kung gusto mo talagang tulungan si Mirna ng lubos, bigyan mo siya ng lakas ng loob para sa bago niyang negosyo. Kailangan niya yun, ha, para sigurado na hindi siya mag-fail. Kailangan malaman niya yung totoo na hindi siya yung palpak na may isang tao na sa mga ugali na gumawa nun. Okay? Okay na. Mirna? Sophia, Ana, gusto namin sana magpasalamat sa inyo eh. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo, ha? Nako, Mirna, wala yun. Tsaka nga pala, may aaminin si Ana sa'yo. Ha? Mirna, bago ka nga pala magsimula ulit, dapat mong maintindihan kung bakit nangyayari sa'yo lahat ng ito. Ano ibig mong sabihin? Maiwan ko na muna kayo, ha? Girl, ka. Mirna, nangyari yung lahat sa'yo hindi dahil sa kahinaan mo, kundi dahil sa isang tao na nagpabagsak ng negosyo mo. Si Ana Manalastas. Kasi nagkamali kayo ng pagpapadala sa isang kliyente niya. Yun ang naging dahilan kung bakit nasira yung isang deal niya. Kaya nagalit si Madam Ana, pinabagsak niya yung negosyo mo. Pero pinagsisihan niya yun. Namatay na siya. Paano niyo lahat nalaman to? Dahil nagtrabaho kami sa kanya. Kaya nga, gusto namin na tulungan kang makabangon para maitama yung mali niya. Mirna, sana mapatawad mo si Madam Ana. Kung ako nga, napatawad na mga anak ko sa ginawa ko. Ako pa kaya? Pinapatawad ko na siya. At saka sana tahimik na siya kung nasan man siya ngayon. Congratulations, Jessica. Hindi kami nagkamali sa pag-approve namin sa resolusyon na ikaw ang maging head ng Kelly Dahl's account. Somehow, I always knew the job would be second nature to you. Nakikita na namin ang magiging future sa company under you, Madam Jessica. It's gonna be very fruitful. Marami pong salamat sa lahat ng papuri ninyo, pero it wasn't me. It was actually Sophia who did the job. Yes, but still, ikaw ang nakaisip na si Sophia ay mag-present through Skype. Actually, that's right. Hindi man lang naisip ni Bobby yan. Oh. Congratulations to us. Congratulations. Good work. Hey, pagbubuntiyan ko po ang trabaho sa susunod.
Hinatid na ni na Bruce si Mirna at saka yung mga anak niya. Good. Eh tayo. Okay na rin ba tayo? Masasabihin ako sa'yo. Sophia, ano yan? Tungkol na naman ba yan sa anak ko? Sophia, ilang beses na natin yung pinag-uusapan? Kabisado ko na lahat ng arguments mo. Madam, may bago ako. Really? Mm-hmm. Sige, ano yun? Sophia says na magpakilala ka sa anak mo. Kausapin mo siya, kilalanin mo siya. Kung hindi, magre-resign ako. Sophia, you can't do this. We made a deal. You promise na hindi ka na ulit mananakot na magre-resign ka. Just to twist my arm para masunod na yung gusto mo. Eh, pasensya, madam. Malay ko ba na ganyan kasama ang ugali mo? Basta, kung ayaw mo akong mag-resign, mangako ka sa akin na kakausapin mo at kikilalanin mo ang anak mo. Okay, sige. Kakausapin ko ang anak ko at magpapakilala ko sa kanya. Pero gagawin ko lang yun kapag umuwi na siya dito sa Pilipinas. Okay. Sige. Okay ako sa sinabi mo. Oh. Deal? Deal. Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam na may plano pala sila ni Sophia na presentation na hindi ko alam. Kuya, wala naman sinabi sa akin si Jessica eh. Bakit? Dapat ba alamin ko? Look, dapat kakampi natin si Jessica. Kaya ako nga siya piniligawan sa'yo eh. To secure our position. Hindi yun ang una ka pa ni Sophia. Okay, kuya, teka lang. Let me get one thing clear here. Hindi na ito tungkol sa pag-build up mo sa akin sa board. I think this is your issue with Sophia. So, ano na ba siya ngayon? Kalaban na ba siya? Kung threto sa posisyon ko, oo, can't do your job, Bart! Are you still bothered by the issue with Sophia? Pakiramdam ko, kakampi ni Sophia ang buong opisina. Pati na rin ang board members. Honey, hindi sila kay Sophia kumakampi. Kay Jessica. At si Jessica ang kakampi ni Sophia. Kaya nga madali lang yung problema natin eh. What do you have in mind? Sisirain natin silang dalawa. To destroy Sophia, kailangan magalit sa kanya si Jessica. At si Jessica mismo ang papaalis sa kanya. Kailangan kakampi natin si Jessica. Because we need her for the company. Sounds like a plan. Pero paano mo naman pag-aaway yung dalawang babae yun? Ako nang bahala doon. Makakahanap din ako ng pag-aaway ng dalawang. So ano, let's go na? You ready for dinner? Yeah. Baka umulan pa eh. Pwede ba natin isama si Sophia? Gusto ko sana siyang i-treat for saving me big time dun sa presentation. Baka naman pwedeng wag na lang. But why? Akala ko ba okay na kayo? Yeah, I mean, it's not that. It's just, gusto sana kitang masolo, if you don't mind. Wow, nagsweet mo naman. Let's go. Best friend, sabi ni ate may pangako ka daw. Pang nakita mo yung anak mo, kakausapin mo daw siya. I should, best friend. Pero gagawin ko yun kapag bumalik siya dito. Pero kung hindi, wala akong magagawa. Huwag ka mong lala, best friend. Babalik yun. Pumasok na kayo, baka mabasa pa kayo. Dali ka na. Kaya na, best friend. Mm-hmm.
Lana, sabay natin. Tay! Kasi mo yung ano? Bayan? Oh! Toto! Sofia, paano na tayo makakatulong yung lumo? Ibasa-basa tayo ng ulan, mamaya lumakas pa yan. Ano ka ba naman, madam? Eh, imbis na nagre-reklamo ka, eh, tumulong ka kaya dito. Oo, eto bag. Oh, lagay mo dun. Ano kaya kung lumipat na lang tayo ng tirahan? Kaya na naman ni Sofia na umupo tayo ng bahay. Okay pa naman itong bahay natin, ah. Papagawa na lang natin ang bubong kung kailangan. Sige, matulog na kayo. Bakit kasi hindi mo na nakausap niya ang tatay mo? Para lumipat na kayo sa ibang bahay. Eh, mas makakabuti pa lang lagay si Kevin sa magandang bahay. Ano mo, madam? Iniisip ko naman yan eh. Kaya lang, siyempre, itong bahay na to, dito kami lumaki. Tsaka lahat ng alaala ng nanay ko, nandito. Kaya, nako, hindi na papapayag yung si tatay. Ayun na nga, eh, ang tagal-tagal na nito. Hintayin niyo pa bang bumaksak yung bubong niyo? Mga tumigil-tigil ka na nga, huwag ka na magreklamo, matulog ka na. Eh, paano nga eh? Ang lakas-lakas na nitong tulong ng bubong niyo. Pilitin mo. Ay. Ayan. Wala lang ulan. Nakakatulog na ako. Ana. Tagabantay? Are you kidding me? Kahit kailan talaga ang ganda ng timing mo eh. Tagabantay? Tagabantay? Nananadya ka pa talaga, tagabantay? Talaga bang iistorbuhin mo pati pagtulog ko para lang ipaalala sa akin na paubos niyo yung 100 days ko? Hanggang ngayon ba hindi mo nare-realize na dapat ihanda mong palagi ang sarili mo? Handa mong harapin ang mga bagahe mo? Katulad ng nangyari kay Mirna, pinabati kita dahil mabilis mong natanggap ang pagkakamali mo sa kanya at nahanap mo sa puso mo na aminin sa kanya ang malaki mong kasalanan. Tagabantay, ayan naman eh. Oh, di ba nakita mo na yung kabaitan ko? Oh, wala bang premyo? For good behavior? Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan lagi kang handa. At dapat kasama sa paghahanda mo ay ang pagharap sa mga darating na 70 araw na susubok pa sa'yo. Ayun ka na naman, tagabantay eh. You are again speaking in riddles. Kailangan mo ba talaga akong pahirapan sa pagpapaliwanag ko sa akin? Sige, Ana. Matulog ka na. Paalam. Sa tingin mo, makakatulog pa ako pagkatapos ng sinabi mo? Pinsan, paano nga nga napasuyo? Kasi naman, ipaayos mo na itong bubong nyo. Oo nga eh. Ay! Hoy! Madam, gumising ka na nga dyan. Nandito na sina Insan, oh. Susundo na tayo. Pasok tayo sa opisina. Anong gising? Hindi pa nga ako nakakatulog, eh. Oh, dali. Easy. Huwag ka mag-alit sa akin. Dahil ba sa tulong sa bubong? Eh, tumigil na naman yung ulan, di ba?
Tumigil nga yung ulan. Dumating naman si taga-bantay. Oh, talaga? Bakit? Ano sabi? Tungkol sa pagiging handa. Handa? Madam, baka hinahanda na yung daan mo. Papunta ko yung pierno. Plus, Jopet! Pag pinuna kayo sa lasing, huwag lang sa bagong isip at sa walang tulog. Kuha, no? Gusto mo makatulog ng mahimbing? Jopet, bago kayo ka sa likod bahay natin, patutulugin ko lang tong bata na to sa ilalim ng lupa. Wait, hihila ka kayong dalawang ano. Kaya nga, madam. FYI, honey, your favorite marketing expert decided to come to office today. That's great. Magandang balita to start the day. Honey, let me remind you. Katulad ng turo sa'yo ni Madam Anna, huwag mo nga hayaang makita ng kahit na sino, lalo na ng kalaban mo ang tunay na loob mo. They will use it against you. Alam ko na yan, Miranda. You don't have to lecture me. Just a reminder, gusto ko lang siguraduhin na hindi mo na paproblemahin yung Sophia na yan. Madam, kailangan kita. Pinapatago ako ni Bobby. May meeting. Hoy! Madam! Kising! Sophia, bakit? Kaya mo na yan. Kailangan kong matulog. Kailangan kita, madam. Mamaya ka na matulog. Sophia! Do you have a copy of that? Yes, sir. Can I see? Excuse me. Oh, Sophia. Long time no see. It's nice of you to drop by the office. Baka kasi may trabaho? Actually, wala naman eh. Hindi mo naman kailangan pumunta dito. Pwede ka na umuwi. At alagaan mo na lang yung kapatid mo. Okay. Hindi ka na, Anna. Saan ka pupunta? Uuwi na. Uuwi na? Ano ka ba? Di ba sabi ni Bobby, pwede tayo umuwi? No! Hindi ka uuwi. Not until hindi mo siya nagagantihan sa pang-iinsulto sa'yo. Anong plano mo, madam? Deal with it, Mike. I have my hands tied up sa pag-aasikaso ng Kelly Dahl sa facial account. Sige na. Excuse me, don't you guys have work? Nakikintuhan lang kayo dito? I'm sorry, sir. Sophia, what are you doing here? Nagkukwentuhan kami kasi wala naman kami masyadong gagawin. Hindi kami busy. Kung magpapatulong ka, nandito lang ako. No. Never mind. I'm good. Congratulations. Jessica said, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi natin nakuha ang Kelly Dahls of Asia account. So basically, that's it. Hi, Sophia! Jessica. Hi, Anna! Kahapon pa kita hinahanap, gusto sana kitang i-treat eh. Kaya lang itong isang to, pinigilan ako. Gusto daw niya ako masolo. Oo naman. Alam mo, iba yung aura mo ngayon. Are you in love? Hindi. Ah, oo. In love yan si ate. May boyfriend na nga eh. Oh. Really? May boyfriend ka? Sino? Hindi, wala. Ito talagang kapatid ko. Sige, alis na kami. I knew it. Nakita mo yung mga reaksyon niya sa'yo kanina? Nino? Kunyari ka pa, hindi ni Bart. Oy, madam ah. Basta ang usapan natin, iiwasan mo na si Bart. Sinisigurado ko po sa inyo na gano'n ang gagawin ko. Good. Ano
ginagawa mo? Eh di ano pa, matutulog at sisiguraduhin kung walang iistorbo. Kuha mo. That now, Miranda. Marami akong iniisip. Nadidistract na ako dyan sa problema ko kay Sofia. Well, hawak ko na ang solusyon sa problema mo. Ano? Alam ko na kung paano sisiraan sina Jessica at Sofia. How? Not how. The question is, sino? Then sino nga? Kapatid mo, si Bart. Dalawa na yun. Kisa. Thank you. Kuya? Bart. I apologize for what I said a while ago. Alam mo, nagpadala ako sa emosyon ko. I didn't think straight. That's why I didn't make myself clear. Okay. Apology accepted. Ano yung gusto mong iklaro? Malinaw naman yung sinabi ko sa'yo dati na hindi pwede mo wala itong kumpanya. Kaya nga kita kinausap para paibigin mo si Jessica. Because I assume na once na maging girlfriend mo siya, may kita niya ako, tayo as family, na makukuha natin yung loyalty niya. Pero Bart, mukhang nagkamali ako. So, what's your point? Bart, to control Jessica, you must make her feel insecure. Bakit hindi mo siya pagselosin? Halimbawa, kay Sofia. You're not suggesting that I actually... You flirt with her? Oh, yes. God. Hiyate rin naman sa isang relasyon paminsan-minsan. Kuya, no. This has gone too far. I'm trying to fix my mistake with Jessica. Tapos nga sasabihin mo sa akin na lolokohin ko siya? No, hindi na pwede, kuya. Bart, you listen to me. Nakasalalay sa trabaho natin to. Well, you know what? The answer is no. Just fire me instead then. I beg you, just please fire me instead. Ano? Nakausap mo bang kapatid mo? He will not cooperate. Ano ba talaga nagawa niya Sofia na yan? At kahit sarili kong kapatid, kinakalaban ako. Don't worry, honey. That's not gonna be a problem anymore. Akong gagawa ng paraan. I am so proud of you, Kuya. You stood your ground. You finally said no to Kuya. You know, I've had it, Yanni. Hindi ko kayang pinapagawa ni Kuya Bobby sa akin. Tapos nakakaawa naman kay Jessica kung paglalaro ko yung damdamin niya. At pati ni Sofia. Yeah, hers too. Pero kuya, paano kung totoo yung sinasabi ni Kuya Bobby? Paano kung magkampihan talaga sina Jessica and Sofia against him at mawala sa kanya yung trabaho? Yeah, I know. Pero parang hindi naman eh. Thanks for the coffee, Miranda. I would love to chat more with you, but... Bart is waiting for me in his office. How are things with you and Bart, Jessica? Oh, couldn't be better. He's been very, very sweet lately. Wow. Who would have guessed? Who would have guessed what? Hindi, wala, wala. Wala pala, wala, wala. No, no, please. Tell me. Well, si Bart kasi yung tipo ng lalaki na hindi nagpapatali. Alam mo, when he was younger, every week yata, iba-ibang girlfriend yung pinapakilala niya sa amin. Pero buti na lang, nagbago na siya ngayon. And you know what? What? Hindi, wala pala, wala pala. Baka masyado ng personal about Bart yung sasabihin ko eh. Personal? What do you mean? Kung sa bagay, opinion ko lang to, ha? And I could be wrong. Wrong about what? Alam mo kasi, Jessica, yung mga past girlfriends ni Bart, matatapang,
strong personality, driven, at saka magaling magsalita. Parang si Sophia. At parang ikaw din, siyempre. Wala kang hindi kaya? Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag nagkaharap kami for the first time. Aaminin ko, natatakot ako. Pakikinggan ba niya ang sinasabi ng kanyang isip? O kailangan niya ng magulang. May magulang na siya. Yung isa, patay na. Yung natira naman, kagalit niya. O ang ibinubulong ng kanyang puso. Naging masaya ka ba sa piling ng mga magulang mo? Hindi ko nang alam kung paano ko sasagutin yan. Ampun kasi ako. 100 Days to Heaven.